Good job. Congratulations. Top 12 tayo. Thank you so much. Thank you so much. Salamat po. Layo na ng Nightingale Golden. Pero may nire-reading question sa inyo si Larnie. Ay, Larnie. Si Golden. Go, Golden. Okay. Kay Larnie and kay Audrey. Ito yung question ko para sa inyo tonight. Pero sino yung kumakanta? Sabi ko, hindi pa start ng labanan, pero may narinig ako kumakanta. Para si Jong yung narinig ko. Jong ko ba yan? Okay, hello? Okay, sorry na. So ito na nga yung question nyo for tonight. Sa pilian ng pares, kayo yung natira. If you were given a chance to pick a different partner para sa round 3, sino ang pipiliin nyo at bakit? Sige. Si Larnie muna. Nagkaiyan pa tayo. Si Larnie muna. Sorry. Sige, Larnie. Ako po, kung nagkaroon po ako ng chance na mamili, sa tingin ko po ang pipiliin ko ay si Kuya Renz. Kasi ano eh, parang pareho kami ng genre na power ballad. So tingin ko magsaswak talaga kami and tingin ko magiging maganda yung performance namin. Pero yun nga po, katulad din na sinabi ko sa VTR noon na unexpected yung pagiging magka-partner namin ni Audrey. Pero ano, parang ano talaga siya eh, meant to be talaga siya kasi... Ang ganda nung nangyari, unexpected, pero maganda po yung kinalabasan. So, ayun po. Patch na match ka kayo eh. Oo, di ba? Kaya wag na, wala nang, ano, walang regrets. Oo, tama. Kasi sobrang ganda yung performances ninyo. So, congratulations. So, ikaw naman, Audrey, kung papapipiliin ka? Ako kung papipiliin ako, si Kyle ang pipiliin kong makapartner. Because, yun nga, parehas kami ng style. Medyo may pagka, mahili kami sa upbeat song. So, feeling ko, upbeat din talaga yung kakantahin namin kung kami ni Kyle ang magka-partner. Pero, ayun nga, fate talaga yung nangialam. Kaya naging kami magka-partner ni Larnie. And, masasabi ko na it's for the best talaga na si Larnie. Kasi nag-complement yung strengths namin parehas eh. And, sobrang thankful ko lang talaga na siya yung naging ka-partner ko kasi naging magkasundo kami. Yung nakagaya din ng sinabi ko sa VTR, hindi lang yung boses namin, yung personality namin, nag-swak din talaga. Yes. Good job sa inyo dalawa. Ako naman. Ako naman ang magtatanong. Yung kumakanta sa background kanina, kamusta ka naman? Joke lang. Hindi. To Larnie and Audrey. Sa huli, bang naman ang inyong performance. Aspirit Tera, sa tingin nyo ba nailabas nyo sa performance ang strength nyo or na-highlight ba ang weaknesses nyo? Anong masasabi nyo? Ikaw, ano? Unahin natin si Audrey. Ako, personally, hindi ko masasabing biritera talaga ako. Pero sa tingin ko na nagpakita din, naipakita ko din yung side ko na parang ma-pop and ma-upbeat na. And also, napakita ko din na yung isa kong asset na pagra-rap. And ganun din kay Larnie. Tingin ko ganun din yung nagawa niya. So, tingin ko talaga na nag-swak yung performance namin for that night. Yes. Okay. Thank you for that answer, Audrey. So, ano naman? Si Larnie. Ano naman masasabi mo doon, Larnie? Ako po, tingin ko lumabas talaga yung strength namin sa isa't isa. Kasi... ano rin eh, depende rin sa song na pipiliin nyo talaga. Kasi kahit halimbawa magkaiba kayo ng genre, pero pag nakapili kayo ng tamang song para mailabas yung strength nyo, katulad si Audrey, nagra-rap siya, and ako naman, birit. So, ayun, swak po talaga dun sa bang-bang. So, ayun, nalabas po namin yung strength namin sa kanta. Yes, so na-feel namin yung strength nyo nung time na yon. And congratulations ulit! So, move on naman tayo kay Shannen. Ayan, Shannen, yung question ko sa'yo is, si Kinan ang pumili sa'yo. Given both your vocal ranges and textures, naisip mo ba agad na swak kayo or naisip mo na mahihirapan kayong mag-blend together? Actually, in the first place, nakapag-usap kasi kami ni Kuya Kinan noon.
But ayun, kung ako yung tatanungin, para sa akin, I think swak yung boses namin sa isa't isa when it comes to blending. Kasi yung sa akin, yun niya, as you've said earlier, makapal, buo, tas yung kanya yung sobrang, hindi naman sobra, pero manipis yung ano niya. So, parang, yeah. Kumbaga, kung lalagyan natin ng texture, para mas maganda kung yung boses ko yung yung mag-blend sa kanya kasi manipis eh. So, ayun. I think it's a good choice. And nag-compliment. Yeah. Good job. Yes. And... ayun na nga. Kuya, may question ka. Ako na may question. Din ako. Siyempre, hindi ako papahuli. Oo. To Shannen. Shannen, isa sa favorite voices ko sa The Clash ngayon. Shannen. Wow. Nung kayo na ang nagharapiginan, did you ever think na you have an edge over him? I think siguro personally sa song choices, doon pa lang I think may kita ko na meron akong advantage sa kanya. Kasi yung song niya, actually gusto ko yung song niya kay Jason Mraz, Kick in the Pink. Pero kasi yung matirang matibay ko, natapat naman na Better Days yung napili ko. Kaya I think it was an advantage for me na nakanta ko yun over dun sa matirang matibay niya. So yun. I think yun yung less talaga. Ano na lang talaga yun eh. Timing, saka syempre kung sino, kanino talaga yung moment na yun. Oo.